Yan guys, 6:33 AM and last hatid muna natin kay Bianca. So and guys, bababa na si Bianca. Tiyak ka! Oh, hindi tangka. Gising ko lang kasi. So ayun, huling hatid muna. See you soon. Kasi mamaya pag uwi niya, wala na ako. Sabi ko sa kanya, huwag niya na ako hatid sa airport. So ayun, hindi na kami magkikita today. Ito na yung last muna. See you after a while. Bye-bye. Ingat ka doon. Enjoy. Bye-bye. Bye-bye. Yan guys, huling drive na muna natin kay Aster. And dito ko siya ipapark. Tapos si Bianca na lang magsa-start-start nito habang wala ako. So, let's go. Iidlip muna ako. Tapos, maliligo na, mag-aayos na. Hi guys, ayan. Welcome back to our YouTube channel. And today is the day na uuwi na tayo ng Pinas. And ayun, currently hindi ko na kayo na-update kasi nag-ayos pa ako and stuff. And ito ang ating airport OOTD. Mamaya mag-OOTD pa tayo. And i-update ko kayo kung ano yung mga requirements na hiningi sa akin sa immigration dito. And even sa mga questions, kung may magiging questions man. And isasama ko kayo sa journey natin. And ngayon si Bianca nasa work. Ayun nga yung sinabi namin na hindi ko na siya pinasama or hindi ko na siya pinag-leave. Kasi ayoko naman malungkot siya. Yung, alam ko malungkot na siya, pero ayun. Para hindi na rin maabala sa work niya. So, ayun. Bale, susunduin niya na lang ako pagbalik ko. So, let's go to the airport. So, ayun guys. Waiting na lang tayo. Ito yung mga dala ko. So, isang ganito. Hindi ko pa alam kung pwede, pero sabi nila, sabi ng mga kawork ko pwede daw. So, ganito pinak ko. Ito yung mga personal stuff ko. Ito yung mga passport, isang malaki, tsaka isang 7 kilos. So, inaantay ko na lang yung lift, 3 minutes na lang daw. So, kinakabahan na ako na na-excite, hindi ko maintindihan kasi nag-chat na rin yung papa ko. Gising pa siya at this point, mga nasa 12 na ngayon. So, ayun, 3 PM yung flight natin. And ang nabasa ko pa is dapat 4 hours before, pero bahala na, at least palis na tayo ngayon. So, andyan na yung lift, let's go. So, and guys, andito na tayo sa airport and papasok na tayo. Yan yung mga gamit natin. Kumuha na ako ng cart. So, ayun, booth 510 to 511 yata, o 501 to 511. So, hanapin muna natin. Hindi pa tayo nakaka-uwi ng Pinas, mukha nang malagkit. Kinakabahan ako kasi hindi ko alam yung policy and stuff. Pero sumunod naman ako and sana hindi masyadong maraming tao. So ayun guys, bago ka pala pumunta sa bag drop, punta ka muna sa machine. So ayun, nandito na tayo sa kiosk. Tapos magpiprint siya ng boarding pass. Tsareng, bag tag pala yung ipiprint niya. Eme-eme. Ayun, so nagprint din siya ng boarding pass. So ayun, nakaprint na tayo ng bag tag tsaka boarding pass. Punta na tayo sa bag drop. Sis, grabe yung pinagdaanan ko. Kasi over baggage yung malaki ko, yung check-in ko. Tapos kulang naman yung... Ay, hindi, baligtad pala. Over baggage yung carry-on ko. Tapos kulang yung check-in ko. So for the arrange ang person dun, buti na lang hindi ko pa kinailangan suotin yung mga boxer nila pa. Pero ayun, umukay naman, nakapag-check-in na tayo. And ngayon, naghahanap lang ako ng withdrawan. So ayun guys, mag-check-in na tayo. And pinatanggal na sa akin yung cart. Pinabalik na. Bye, Canada! Pasok na tayo. So, ayun guys, nakapasok na tayo ng gate. And smooth naman. Wala naman naging problema. Thank you, Lord, talaga. So, ngayon, ikot-ikot muna ako dito kasi mamaya pa 2:30 yung boarding. Buti, may Shanghai 360 dito. Nagugutom na ako. Kain muna tayo. So, and guys, kain muna tayo kasi medyo mahaba-habang flight pagsakay natin sa plane. And hindi ko rin sure kung gusto ko ba yung ulam doon or yung food. So, para sure makakain tayo maayos. Ayan. Same price lang din naman. Grabe. Napagod ako. Na-try ko na rin naman mag-ganto, mag-isa nung kapunta ako dito. Pero, ewan ko. Iba talaga.
nakakapagod, naggumulo yung buhok ko. Pagod na pagod yan, wala pa nga sa flight, wala pang nasasakyan. Update ko na lang kayo and kain muna tayo. So, ayun guys, tapos na tayo kumain and naghahanap na lang ako ng ATM kasi magwi-withdraw tayo. Di pa ako nakapag-withdraw kanina. Sakto, C34 tayo, tapos may CIBC dito. Let's go. So, ayun guys, nakapag-withdraw na tayo. And ang problema na lang, hindi ko alam paano i-breakdown kasi buo yung pera. And ibibigay kasi sa lola ko, tapos sa mama at papa ni Bianca. So, i-check na lang natin. Hindi ko rin alam. Gusto ko mag-coffee kaso kakakuko lang. So, baka sumakit yung chan ko. Ikakalma ko muna. Yun o, may Starbucks na o. Kaso busog pa ako. Tingnan nyo, para akong bata. Naglalakad na ako kanina sa labas. Bumalik pa ako para makasakay dito sa gitna. O, diba? Yan na, nakita ko na yung bay ko. Kasi si 34 ako, ang daming tao pala dito, pa Hong Kong. Pero hindi naman lahat yan pa Hong Kong. Hindi ko sure. Ayun, 34. So, ayun guys, pila na tayo sa boarding gate. Ewan ko kung pwede na ba, pero pumila na ako. So, ayun guys, waiting na lang tayo sa boarding. And pag sinwerte-swerte ka nga naman. Excuse me sa mga kumakain dyan na. Pero first day ng period natin. Tapos ang sakit ng chan ko, para pa ako napupuk na ewan. Grabe, para ako nanghihina. Anyway. Yun na, may pinapapasok na yung mga PWD muna. Tapos yung mga nasa business class yata. Yan guys, wala palang immigration. Boarding na tayo. Dito tayo sa may likod. Kasi sa likod na seat yung pinili ko na ano, na seat sa likod ng plane. So, dito tayo sa likod. Andun yung mga iba, yung mga nauna. So, ayan na, dinodouble check niya na yung mga passport at boarding pass. Sup guys, ayun. Pauwi na ako. Today is Wednesday. So, ngayon din yung alis ni Angel. Pauwi ng Pinas. Kanina nag-update siya sa aking boarding na daw eh. Ay, sana all makakawin Pinas. Ano yun, happy naman ako na makakawi siya kasi miss na miss na nga yung family niya. Yan na guys, gumagalaw na. And boarding na kami. Yun na, papasok na. Yun na guys, pasok na tayo sa plane. Pasok na. Yun na, plane na tayo. Yun guys, yung pinili kong seat, yung malapit talaga sa washroom. Yan na, mag-aalis na. So, i-update ko na lang kayo kung ano man ma-update ko sa inyo. Let's go! Yan na, Toronto to Hong Kong. So, and guys, naandaan na yung plane. And kaya ako nag-mask kasi may naubo dito sa malapit ko. So, para na rin safe kasi uuwi ako sa kapatid ko. So, ayun. 14 hours and 30 minutes yung biyahe. So, ayun guys. Ayan na yung food natin. Yung chicken yung sinabi ko kasi wala na daw sila. So, seafood na lang yung binigay. So, i-check natin. Tapos, ito ice cream. Caramel. And tapos, ayan yung food. Ewan ko ano tawag dito. So, ayan guys. Tamang laro lang tayo. Kasi medyo 11 hours pa yung biyahe. Tignan nyo ah. 11 hours pa. So, hindi ko rin alam kung paano. Kasi palubat na ako. Like, 47 pa naman pala. Pero, ayaw mag-charge nung cord ko dito. Tinry ko na siya isaksak. Hindi siya kita eh. Basta dito. Yun yung word na yun. So, ewan ko paano. Pagdating ko ng Hong Kong, i-figure out ko na lang. Medyo malayo-layo pa tayo. Isa na ba? YYZ. Ayun. Malayo pa tayo. Nasa... Ayan, dun pa tayo, Hong Kong. Dito pa lang tayo sa Arctic Ocean.
So, ayan, 6 hours and 45 minutes. Tapos, ito yung food. Pork yung pinili ko. Tapos may bread. Hindi ko alam kung ano ito mga ito. Pero, try na lang natin. So, ayun guys, 6 hours and 44 minutes pa bago tayo makarating and kakain muna tayo. Tapos, hindi ko alam, basta update ko na lang kayo kung ano yung mga ganap. So, ayun guys, malanding na dito sa Hong Kong. So, ayun guys, i-update ko na lang kayo pag nakababa na tayo. Yan guys, pababa na tayo ng plane. So, ang first natin na hahanapin is kung saan tayo makakapag-charge kasi para matuwag ako si Bianca at saka sila pa ko mamaya. Kasi nasa 40 na lang yung battery ko. Tapos, yun nga, naiwan ko yung plug tsaka power bank ko sa Canada, sa bahay. First time. Kaya hanap tayo naman sa charge yan pagbaba. So, ayun guys, nakadaan na tayo sa security ng Hong Kong and andito na tayo sa may departures area. Hanap lang ako ng charging area. Let's go! Hindi ko maintindihan, ang dami. Hindi ko rin mahanap yung flight ko. So, magtatanong na lang tayo. Masakit lang ulo ko eh. Buti na lang, may ganito dito. So, ayun. Nakita ko ng gate. Good morning guys. Today is Thursday. So, may pasok tayo. For the commute na naman tayo. Yun. Nagising ako ng mga 5 a.m. Ganun talaga pag di ako natin na engine. 5 a.m. gising ko para makahabol sa bus. Di ako malate. Nakadala ako papunta sa trabaho ko. So yun, nakapag-chat na si Angel. Yung mga chinat niya na wala siyang data. Sunod-sunod na nag-send sa akin. So yun, buti naman. Safe at naka... Land na siya sa Hong Kong. Medyo napahaga ako ngayon. Parang 20 minutes early yata ako makakarating sa trabaho ko. Ayan. Mga 9 minutes walk. Nasa bus stop na ako. Taray, may waiting shed na dito. Tapa nga lang salamin. Ayan. Ito naghihintay ng bus. Tagal nang walang waiting shed dito nun eh. Ngayon nagkaroon. So yun guys, nasa bus na tayo. Sis, nasa 30 pa lang tayo. Sa 14 pa yung gate ko, Diyos ko. Duluduluhan pa. Ayun pala guys, sa mga magtatanong, dun sa Canada kanina, wala namang hiningi na documents, yung passport lang, tas boarding pass. Pero like yung mga visa ganyan, wala naman. Ang ina na lang is pinag-login lang ako sa etravel.gov.ph, tas pinag-sign in ako dun. Tas other than that, wala nang immigration and stuff like that. Sabi ni Bianca kasi pagpapasok lang yata ng Canada yun. Hindi ko lang sure. Pero yun, maski dito sa Hong Kong wala din, security ano lang sa mga gamit. So, ayun, para at least aware din yung mga gusto magbakasyon dyan na international students. And, sobrang hassle. Kasi yun nga, sabi ko nga sa inyo, first day ng period ko today. Tapos, imagine, 15 hours ako nakaupo kanina. So, hindi ko ma-explain yung nararamdaman ko. Pero sobrang sakit talaga, promise. Tapos, yung food pala nila sa cafe, medyo hindi ko trip. Tapos, kanina, diba? Fan ako ng shrimp, pero kasi natry ko na yung sa Eva Air and hindi ko nagustuhan yung shrimp. So sabi ko, chicken na lang yung sa akin. Tapos turns out, wala silang chicken. Tapos ayun, ending, hindi ko rin nagustuhan yung shrimp kasi shrimp yung binigay nila. Tapos, dalawa yung meal na free dun sa economy na flight. So, ayun guys, papunta na tayo sa gate ko, which is gate 14, tapos sa pakalayo. Nga pala, sobrang cute ni Viel. Ka-video call ko siya nung pagbaba ko dito sa Hong Kong. Sabi niya sa akin, bilisan mo, wag mo imimiss yung bus mo, ha? Sabi ko, hindi ako magbabas pa Philippines. Mag-plane ako. Ewan ko ba't sabi niya bus. Pero kasi galing na siya dito sa Hong Kong. So, late last nung December lang. So, baka may sinakan silang bus, tapos muntik na nila ma-miss.
Pero ayun, excited na rin ako makita siya, lalo na siya. So ayun, update ko na lang kayo. So ayun, waiting lang tayo sa boarding and tinanggal ko na yung cap ko. Ayun, nakita nyo naman, grabe, pawis na pawis akong init. Nasa 25 degrees ngayon dito. So 8:20 yung alis pero 7:40 yung boarding pa Pinas. Yan, 7:42 na and boarding na yung pa Manila. So ayun guys, andito na tayo sa plane and ayan. Ito talaga yung pinili ko, window seat, kasi hindi naman na mawawashroom na ito. So okay lang na nasa pinakaloob ako and thank God gumana na yung charger. Buti gumagana yung charger kasi hindi ko talaga alam paano ko kukontakin sila papa mamaya. So ayun, nasa 2 hours mahigit yung biyahe from Philippines to from Hong Kong to Philippines. So excited na ako and i-update ko kayo pag nakita natin sila papa mamaya, lalo na si Viel. Guys, andito na tayo sa Manila. Namiss ko to. Yan guys, dito na tayo. And pipila muna tayo sa immigration. Mahaba-habang pilahan to ah. Yan, immigration muna tayo. Haba, ang dami tao. Yan, pila na tayo. Grabe guys, ang stressful lang situation dito sa NAIA. Kasi meron mga, yung mga passport scanners. Tapos ang haba na ng pila, tapos hindi sila nagre-read. So yung mga tao, ayun na, pwede na ako, ganun-ganun na sila. Tapos ang ending, pagka-scan mo, since hindi nga gumagana, lipat ka sa office. So dito na tayo sa baggage pickup and inuuna muna yung Emirates, tapos after yung sa amin, yung from Hong Kong. Welcome to the Philippines! Pawis-pawisan na! Hinit! Yan na ang bag natin. May palatandaan na sintas. Ayun guys, nakuha na natin yung bag natin and sobrang epic kasi nag-aantay yung mga kapatid ko sa Terminal 1. Tapos just so happy na dito ako lalabas sa Terminal 3. Hindi ko na rin maintindihan itong NAIA na ito eh. Bahala na. Ayun guys, hulas na talaga tayo. Waiting na lang ako kalapapa. And naawa talaga ako sa mga kapatid ko kasi nag-aantay sila dun sa may Terminal 1. Tapos dito pala sa 3 yung bagsak ko. Tapos ayun pa pala, alam nyo ba nakaka-touch yung sabi dun sa may airplane. Sabi parang, if Manila is your home and then welcome home. Ataray! Lumabas ako kanina kasi akala ko kagaya sa Canada, yung paglabas mo sobrang lamig kasi ang init dito sa loob eh. Paglabas ko mas mainit pala, pumasok na lang ako uli sa loob. Vlog! So ayan kami. Nasistress pa si Viel, nagdo-drawing ng Philippine flag. Ewan ko kung nakikita. Saan yung flag? Ay! Nandito na po kami. Hello everyone! So ayan, nagmamadali na kami papuntang Terminal 1. So it's currently 10:13. Pagdasal na lang natin na maabutan pa natin si ate sa arrival. Ayun. Say bye. See you ate! See you ate! Here na po. Pakita mo yung mga papel mo. Dali. Tapos isa pa. Yeah! May bagay pa kayo ah! At dito pwede 4 and 5. Hindi, basta post. Thank you! Love you! Sobrang init! So, kasama ko na ang baby ko! Sila papa. McDo at 12:30 AM. 12:30 AM. Treat ni Papa. Kasi alam niya na miss ko to. Walang chicken sa Canada. Thank you pa. Love you. Yeah. So, ayun guys. Nakauwi na tayo. Finally. And, bubuksan na muna namin yung mga bag. And, dito na yung favorite human in the world ko. And, ayun lang. Bukas i-update namin kayo kasi
mag-open lang naman kami ng bag. And then mamaya pupunta, uwi na kami ng Tarlac. And i-upload ko lang sa separate vlog. And sana nag-enjoy kayo. Thank you so much for watching and see you on the next one. Bye guys! So ayun, to end the day, magpapack muna tayo ng chocolate. Time check, mag-1:40 na. And mga 2, uwi na kami ng Tarlac. 2:30. Sama ko yung bata. Di niya ako iiwan. Babantayin niya daw ako. Of course. Of course. Love you. I love you.